kakain po tayo ng buko, guys. Para po akong papatay ng tao, guys. Ito po ang aking gamit bago po ako makakain ng inyog o buko. Samantalang dyan sa Pilipinas, madali lang kainin. Samantalang dito, nandito ako sa abroad, bago ako makakain sa gusto ko, eh lalagariin ko muna, mamatuluyin at kukutsuluyin. Kaya dyan, sa Pilipinas, ang sarap ng buhay ninyo. Mantalang dito mga nagtatrabaho sa abroad, tingnan nyo. Hirap ng aking kamay bago po ako nakakain. Ayan, minatilyo pa natin, guys, bago po ako makakain. Baka ito na po yung aking hapunan. Diyos ko, before you eating, you have a lot of sacrifice how to open. It's not easy, guys. Kain po tayo. Sabi nga nila, may taga Manilaga. Kayo mga nasa Pilipinas, kayo marami kayong nilaga. Mantalang dito, ano pa? Wala. Kain tayo. Sakit ng kamay ko, guys. Napirado to, guys, din ako, pero nagbukas po ako ng buko, hammer, lagari, itak. Ako gustuhan ko lang kumain ng buko, guys. Ito po yung mahirap sa asawang puti, hindi po marunong magbukas ng buko. Kaya nga mga Asian na girl, matyatyaga. Meron naman po din na hindi matyaga. Yung mga sosi-sosi. Yung mga sosi pa epek. Diyos ko, naranasan ko rin mga ganyan, guys. Hindi tayo mabubuhay sa mundo kung palagi na lang puro sosi-sosi. Ayaw mo magutom, eh magtyaga ka. Kahit mahirap pa yan, kagaya nito, guys. Kaya nga, ang kain. Hindi kaya ako magtain nito kasi yung pong isa, sipon lang, walang laman. Ito lang po yung may laman, guys. Kaya, pinagtyagaan. Natamad po akong kumain, guys. Baka inom lang akong mayo. Ito na lang yung natira. Ito malapit na maubos. Tiyaga-tiyaga lang. Para makain ang gusto. Aray ko. Yung panang Pilipinas, eh kung may pera ka lang. Tsaka ang kagandahan sa Pilipinas, guys. Ang mga Pilipino, malalakas. Eh dito wala naman po tutulong sa akin. Asawa ko hindi po marunong magbukas nito. Kaya ito na lang ang aking gamit. Lagari. Kutsilyo at martilyo. Para mabuksan ko. No choice po, guys. Magtyaga tayo. Kahit mahirap. Sabi nga nila, ano man hirap, merong kanyan, merong sagot. Ito na ang kasagutan, guys. Martilyo, kutsilyo, at lagari. Kabukas tayo ng buko. Hindi na po buko to, inyog na. Saka gusto man ko pong kumain.
Kaya lang, nakukuha ko, naiisip ko lang po guys. Siyempre, common sense na lang guys. Nahirapan ako magbukas. Andito ako sa ibang bansa. Tignan mo, nagdudusa ako magbukas ng buko. Tsaga gusto kong kumain. Samantalang sa Pilipinas, kumakayod tayo dito. Hindi natin makain yung gusto natin. Pinaghihirapan pa natin, mamartilin pa natin guys bago tayo makakain. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya dapat, yung mga na sa Pilipinas, lalo na mga OFW guys, alam ko po kung ano pong nararamdaman. Mahirap guys. Kagaya nito, bilang halimbawa na lang, nahihirapan ako magbukas, nahihirapan din ako sa trabaho, pero wala tayong magagawa, kailangan natin maging matatag. Kailangan natin maging malakas ang loob. Kasi kung lagi natin isipin ang hirap at pagod, walang mangyayari sa buhay natin guys. Pero bilang tao, tulad nito, nararamdaman mo yung pagod at naiisip mo, teka, samantalang doon sa Pilipinas, ang sarap ng mga buhay, maghihintay lang sila, samantalang tayo dito nakagain to, so kumain, hindi naman ako makakain ng hindi ko pinaghihirapan, lalo na operado ako guys. Pero kumbaga ko lang po, naiisip mo yung lahat ng nangyayari, may mga meaning, katulad nito may meaning, kaya nararamdaman mo yung pagod, gusto mong kumain tapos nagpapagod ka, pero pagka nag ang dumaing ang sa Pilipinas, bigay ka kaagad kasi nga mahal mo ang pamilya mo. Pero minsan guys, ang sobrang pagmamahal din di rin po masyadong maganda. Kailangan mahalin mo rin ang sarili mo kasi meron pa rin sariling buhay. Akala kasi sa Pilipinas, wala po akong binatatamaan, pero ito po ay totoo. Napakadali pong humanap ng pera dito guys. Hindi po ganun. Bakit po ang isip nila ganun? Yung mga hindi nakakaranas, ewan ko lang po yung mga nakaranas na nandiyan na sa Pilipinas. Alam po nila at naiintindihan po nila kasi po naranasan nila yung hirap kung paano po maghanap buhay sa abroad. Yun po yun guys. Yung pong iba na hindi pa nakaranas, nakikita naman ang katotohanan, kaya nga pasalamat tayo, may video, may Facebook, merong WhatsApp, merong katulad ngayon yung mga reels na yan, may TikTok. So ibig sabihin, binabahagi natin yung nangyayari sa atin bawat isa. So kumbaga, ang laki po ng tulong niyan sa kapwa, lalo na yung mga OFW na nangyayari, kahit na minsan binubugbog, tinitiis. Yan dahil lang sa pamilya. So, minsan pinapatay pa. So, hindi po kadali, guys, ang mabuhay sa abroad, guys. Ako nga, may asawa na akong puti. Pero, nakikipagtrabaho pa ako, guys. Kasi po, iba yung patakaran nila sa buhay. Bagamat hindi naman po madamot ang aking asawa, tumutulong naman po sa aking mga anak. Pero, hindi po yun ang dahilan. Hindi po yun yung magiging tamad ka na. Like me. Pwede naman po din ako hindi magtrabaho kasi kakain at kakain. Kaya lang, kumakain ka nga, pamilya mo gutom naman. So, ayun na nga ang problema. Taguyod mo sa hirap. Ang tanong dyan, hanggang kailan ang paghihirap mo bilang magulang, bilang ang pagtulong. Lalo na may edad na ako, lalo na magkakaroon pa lalo ng edad. So, minsan bilang tao na nararamdaman natin yung pagod, guys. Ito po lang drama to, guys. Totoong buhay. Nararamdaman natin yung pagod. Minsan gusto mo na rin minsan sumuko. Kasi minsan sabay-sabay ang problema. Lalo na kung nag-iisa ka lang din tumutulong. Napakahirap, guys. Nang dahil lang sa buko. Nakwento ko pa yung maalaala mo kaya guys. Hindi po maalaala to guys, totoong pong buhay. So naalala ko lang po itong pagbukas ko ng buko.
na pinaghihirapan mo. Samantalang sa Pilipinas, ang dali lang nilang bumili. Samantalang dito gusto mong kumain, paghihirapan mo po. Yun po ang meaning ng ibig kong sabihin, guys. So, ayan, mulan na. Lumayas na tayo dito, guys. Bahala na bukas itong mga pinagbalatan ko. Pagod ako, guys. Kakabalat. Ay, nako. Sabi na natin itong mga pinagtanggura. Ayan ang mga pinagtanggura natin, guys. Ayan. Kaya po, relate po to ito sa buhay sa Pilipinas. Ang hirap ko rin. Parang ganyan din po. Hirap na hirap ka. Gusto mong kumain, pero hindi mo magawang kumain ka agad. Kasi nga, paghihirapan mo pa. Yan po ay relate sa buhay ng mga OFW. Yan po ang ibig sabihin. So, sana po ay namulat tayo mga ibang tao na na-abroad ka na. Gusto natin ito, guys. Daga ako ng tiga. Basa na itong tuwalya. Umuulan! So, maganda yung umuulan, guys. Nagalit yata ang langit kasi lagi na lang akong kwento ng kwento. Lagi na lang maalaala mo kaya, guys. Hindi, para lang naman tayo, ma. Para lang matawa lang kayo, guys. So, papasok na tayo sa loob. Napagod ako. Matabang itong bukog itong isa. Pero inumin pa rin natin kasi ganun sa bato ko, guys. Pagod ko yung kamay ko, guys. Hirap mag-balat, oh. Tinan mo po, oh. Imagine, oh. Gusto ko lang kumain ng buko. Kamawa naman ako. Tinan nyo. Wawa ako dito. Mantalang kayo dyan. Gusto nyo kumain. Nakakakain kayo sa gusto ninyo. Samantalang ako. Tinan nyo, oh. Wawa naman ang lola. Inumin po natin ito, guys. Ayan. Sayang. Yung isa matamis. Kung alin yung matanda, siya matamis. Ito naman bata. Sipon lang yung laman. Hindi siya matamis. Bakit kaya nun? Nag-iiba na yata yung... Nagbabaliktad na yata ang mundo. Charot lang po. So, ayan po. Ingat po kay lagi. Yung po papaya, oh, nasira lang. Ayan, tinigin mga putas dito, nasira lang. So, kukunin ko itong buto na ito, tatanin ko bukas. So, ingat po kayo. God bless all. Bye-bye. Mwa, mwa, mwa. Madilim na dito. Ayan na. Dito tayo sa liwanag. Ayan. Ayan na. Bye-bye. Ito po ang inyong lola, ang inyong lingkod, lagi niyong tatandaan. Kahit dada po tayo ng dada, hindi pa rin natin matitiis ang ating pamilya. Depende po sa magulang. So, meron po talagang misang kailangan gawin talaga. Ewan ko lang po ako kung hindi ko po magawa kung misang, guys. Dadalan po ako na dadaan. Mga ilang araw lang magpapadala din po ako. Pinaghirapan. Ang hirap, guys, talaga sa totoo lang. So, yun na po. Hanggang dito na lang ating ganap. Bye-bye! Mua-mua-ma. Ingat po kayo lagi. Lalo na po, Ken, Kabalen, mga kapatid. Everyone, take care. God bless.